Alright, so meron tayong isang unit dito. No power, mga kaibigan. Hindi siya nag-turn on. So bali, ang gagawin natin ngayon, mga kaibigan, is replacement na. Hindi na repair, mga kaibigan, no? Kasi once na no power, i-check nyo maigi. Pinaka-basic dyan, yung cable. Gamamit kayo ng ibang cable, no? Kung wala pa rin, no? Pwede tayong mag-jump into conclusion na baka ang problem is yung power supply. Or pwede rin naman yung logic board. Okay? Eh, pero syempre, kailangan muna natin i-check, mga kaibigan, no? Especially na, less hassle na kasi kapag magre-replace na tayo ng bago at para mas sigurado na rin tayo, no? So kung sakali man, ang content natin ngayon is no power, power supply, or logic board replacement. Pero doon sa lahat, buksan muna natin ito, mga kaibigan. Natest ko na yung ibang cables, pero still then, not turning on pa rin siya. So buksan natin itong printer. So i-check natin kung, ayun, may mga insekto na rin, mga kaibigan. Tanggalin muna natin yung flex cable. Insekto, yan ang sumisira, no? Grabe yan, no? Super dumi na, mga kaibigan. Moment na to, katulad ng nasabi ko kanina, dalawa ang problema dito. Tignan nyo kung walang naputol na mga connections. Yun! Okay. Yan. Nakita na natin. There you go. No power. Kasi naputol na yung isang wire, mga kaibigan, ng kanyang power supply. Ito yon. So, ang gagawin natin is magre-replace tayo ng power supply. Okay? Check nyo maigi sa inyo, mga kaibigan. Dalawa lang yan eh. Either yung connection, no? Yung wirings naputol or whatsoever, na disconnect. Pwede rin namang sira na yung logic board at sira din yung power supply kapag ka no power yung unit niyo. Mas maganda mag-replace na ng bago para masigurado natin na pang long run pa rin siya. Okay, so tanggalin natin yung kanyang power supply, mga kaibigan. Balitan natin ng bago. So, to remove that, kailangan din natin tanggalin yung waste pad. Una, yung waste pad, no? Ayan. Meron tayong tatanggalin na isang screw dito, mga kaibigan. Remove natin yan. Asensya na sa kuko ko, mga kaibigan, ha? Dirty hands, clean money. E, napakaangas, tol. So, angat natin to. Kumuha kayo ng pantikwat. Pagkakataon nyo na rin para malinisan, syempre. Uy! Nagsilaglaga ng mga dumi. Yan ang sumisira sa ating mga printers. Yan, tikwatin nyo lang. Eh, punong-puno na ba? Yan. Dumi. Tikwat dito. Force lang. Force. Saktong force lang, mga kaibigan. Dikwat. Yan. Kailangan nyo lang pwersahan ng konti. So, remove natin to. So, disconnect na natin doon. Tanggalin muna natin to, mga kaibigan, no? Ito. Yan. Ey! Baka dumi, oh. So, nandun lang din yung lock niya. Kunin natin. Putol pala. Paano mag-turn on yan kung naputol na doon? Finish na. Likwat. Yan. Okay. Lagyan na natin yung panibago. Ito lang natin din ipapadaan. Ganun lang din, same lang din yung paglalagay niyan.
Then ito, tikwat, then kunting push. Parang luluwagan lang natin, then push. Push. Yun, hanggang sa mag-lock siya. Huwag kayong matatakot. Push lang ng push, tol. Ay! Oh, dumi! Alright. So ngayon, kabit na natin to, siyempre. Sana walang problema sa logic board. Flex cable. Putol pala yun. Putol. So, matter of testing na tayo. Okay. Turn on. Testing kung magta-turn on. Wala pa rin. Ay, wala pa. Hindi pala nakasaksak. Dung. Saksak natin, syempre. Turn on. Ay, apakaangas. Apakaangas, tol. Yun. Yan. So, naka-turn on na siya, mga kaibigan. Yan. So, ang naging problema natin is the power supply itself. Buti na lang connect din natin, no? Na putol na rin. So, dalawa lang yung suspect natin dyan, eh. Or tatlo, yung cable, wirings, or apat, no? Cable. Ang ingay mo, ha? Cable, wirings, or either the logic board or the power supply itself ang sira. So, nonetheless, okay na to. Yun lang, para sa video to, mga kaibigan. No power, power supply replacement, power supply replacement for Epson L120, Epson L121, kasi parehas sila ng build. Alright, so hanggang dito lang muna. Thank you so much for watching and see you next time.